Welcome back to my channel, guys. This is Teacher Jess. So, kahapon hindi pala ako makatulog. So, gumawa na lang ako ng classroom before and after class. Well, hindi lang naman yun ang ginawa ko. Meron pang iba. Kaya I'll do it one by one para matapos, guys. So, yung una kong ginawa is classroom prayer before and after class muna bago yung iba. Ginawa ko to siya, guys, sa Canva application para maganda tingnan and presentable. Well, pwede mo rin siyang gawin sa publisher. It depends sa panunyo kung saan ka comfy. Pero ako, guys, nasanay talaga ako na Canva application talaga yung wino-workout ko. Kaya dito talaga ako gumagawa. So, yan na yung outcome ng ating classroom prayer before and after class. After this printing, mga guys, so ilalaminate ko siya para hindi siya masira kaagad-agad. So, kumuha ako ng laminating film. So, kinuha ko lang to kay Mrs. habang tulog siya. And sinukat ko yung A4 kung sakto talaga siya dito sa film na gagamitin natin for lamination. And in fairness, mga guys, marami si Mrs. na laminating film. So, unlimited yung aking pagkuha. So, sinusukat ko dyan kung kasha yung A4 ko na bond paper, which is na-print ko dyan yung prayer after class. Well, pasok siya and okay na okay talaga kasi A4 din pala yung laminating film. Pero dapat mo talaga siyang ayusin para paglagay mo sa laminating machine, okay na okay yung outcome niya. Kasi kung hindi pantay yung paglagay mo, uulit ka naman. So, sayang lang yung laminating film. So, dapat meticulous ka talaga pagdating sa mga bagay na ito. Since ready na yung ating pag-ayos, so, syempre, papasok na natin siya sa laminating machine. So, buti na lang at naisipan naming bumili nito kasi nakakatulong talaga siya at yung mga materials naming nilalaminate, tumatagal talaga. O, diba? So, it will last to 1 to 2 years na paggamit. Itong mga visuals na ito, mga guys. Medyo pricey lang siya ng konti, pero at least it is a big help for us. So, ayan guys, yung paglalaminate ko ng aking material na ilalagay ko sa aking classroom, very satisfying. So, antayin lang siya lumabas and ito na yung kinalabasan. O, diba mga guys, napakaganda niya at hipid na hipid. So, pwede mo siyang ulitin ng pagpasok para assured na dumikit na talaga yung ating coupon sa laminating film. And syempre, yung laminating film is close na close talaga. So, hindi talaga masisira yung coupon band sa loob. So, ayan at pinasok ko siya ulit para makasigurado ako na hindi na talaga siya matatangtang. And ang sarap sa feeling mga guys, pag pinapasok mo siya, then nalabas siya, sobrang hipid na talaga. So, ito naman yung ating next na ilalaminate. So, classroom prayer before class. O, nauna pa yung after class, ha? So, ayan na tinaayos ko dyan para pantay at para hindi lumabas yung coupon band sa labas ng laminating film. Para diretso na yung lamination. So, ayan mga guys, at okay na siya. So, pwede na siyang ipasok sa laminating machine. And shout out pala sa mga viewers ko na nanonood ng aking mga videos, vlogs at mga educational. So, since okay na at pantay na, so ipasok na natin siya sa ating laminating machine para ma-seal niya na yung material. Pag pumasok na siya fully, pwede mo na siyang bitawan para makapasok siya ng madali. After few seconds mga guys, ito na yung kanyang kinalabasan. So, ulitin ko siya para mas matibay at mismong hindi talaga siya maaano. So, excited na ako sa Monday para maidikit ko na to sila. Syempre, ito yung prayer ng mga learners ko. So, dapat nila talagang ma-memorya. And thank you also sa gumawa ng prayer na to. Next kong ginawa mga guys ay panunumpa sa Watawa. So, change ko yung border designs, also the title, and nag-add ako ng other elements. Since okay na siya mga guys, so ipiprint na natin siya. So, bago mo siya iprint mga guys, tingnan nyo muna yung print preview para makita nyo siya fully, yung document. Para kung meron kayong makitang di ka nais-nais or something went wrong, pwede nyo pang ma-edit. Dalawa palang ginawa ko dyan, page 1 and page 2. So, yung page 1 yata is panunumpa sa Watawat and yung page 2 is panatang makabayan. After ko sila na-print, ayan, at tinanapan ko sila ng laminating film para ma-laminate ko sila. So, kampante ka talaga na safe siya kasi hindi siya mababasa, hindi siya mapupunit, at hindi siya masisira. Same procedure yung ginamit ko mga guys, inayos-ayos ko lang siya para maging pantay and of course, be meticulous para walang disarrangement ng ginagawa. Kaya dahan-dahan talaga yung paglalagay ko dyan ng laminating film sa dalawa
para hindi talaga ako magkamali. Kasi meron talaga akong ugali na very meticulous guys pagdating sa mga bagay na ito. So ayan, pakita ko lang at ready na siya. Pwede na siyang ipasok sa laminating machine. Pag pinasok ko na siya guys, hindi ko talaga ginagalaw yung aking kamay para hindi siya ma-disarrange. Para maiwasan din yung pag-reprint at pag-laminate. So yung isa naman is asikasuhin na natin. Lalagyan din natin siya of course ng laminating film para maganda siya tingnan. So ito naman yung panatang makabayan na dapat memoryahin din ng mga pupils natin. Para in case na hindi nila mamemorya, well, meron sila makikita inside the classroom. Kaya ito yung purpose ng aking paggawa. So, the same procedure yung aking in-apply. Ayan, at ayus-ayusin lang yung laminating film para maging pantay and be meticulous sa pag-aayos. So, ayan, at okay na siya. So, ipapakita ko lang sa inyo mga guys yung plastada para hindi kayo magkamali sa paglagay sa laminating machine. So, ayan mga guys, at isasalang na natin siya. Alright. So, dahan-dahan lang sa pagpasok. So, after ng first pasok, pwede mo siyang ulitin. So, pagkatapos ko sa front, yung likuran niya naman para mahipid ba. So, depende naman kung alin yung gusto mo, pwede mo rin baliktarin if you want. Importante lang naman is na-sealed siya ng mabuti. Okay, yung second one naman. Didikit ko to lahat guys sa aking classroom. So, tiniting ko pa dyan guys kung bubutasin ko yung aking ilalaminate or hindi, or gagamitan ko na lang ng thumbtacks or either bubutasan ko. So, hindi ako makapag-decide kung ano yung gagawin ko dito para ipangdikit. Or pwede naman na gamitan ko na lang siya ng pandikit para hindi siya masira. So, depends on Monday. Yan na guys yung finished product na natapos ko. Alright. So, nakaka-motivate talaga. And I am planning na gagawa pa ako more. So, ito namang hawak ko is label. Ilalagay ko siya sa storage box ko. So, ito yung nabili kong storage box. So, ilalagay ko dito yung aking mga materials, which is numeracy. So, nilaminate ko na rin siya kasi na-notice ko pag naglalagay ako ng label, madali siyang mapunit at madali siyang madumihan. So, kaya nilaminate ko siya para hindi siya masira kaagad-agad. And ito na yung final output, laminated na yung ating label. Next natin na step is sukatin muna natin siya ng maigi and then decide kung ano yung ating pandikit na ilalagay para dito sa ating label. At nag-decision ako na lagyan ko na lang siya ng double-sided tape na marami. So yung likuran ng aking label is nilagyan ko ng napakaraming double-sided tape para dumikit siya ng maigi at mabuti. Kasi pag scotch tape yung nilagay ko dito, madali siyang malaglag. Ayan mga guys, at nilagyan ko na siya ng double-sided tape, gilid, at syempre meron din sa gitna at sa ilalim, both sides, at meron din sa ilalim sa gitna. Para rest assured, nadikit siya at hindi siya matatanggal ng dali-dali. So ipapakita ko sa inyo yung aking label na dinikit sa aking storage box na nabili. Charan! At ito na siya mga guys, yung aking label na nadikit sa aking storage box. So ready na talaga siya na lagyan ng mga numeracy materials ko on Monday. Alright. And that's all guys for my vlog and thank you for watching.